kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Cried, remember when
gave our hearts, made the start, and it was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when old ones died and new were born, and life was changed, disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? Danced to week to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember when? 30 seems so old now, looking back. Just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when? Remember when? We said when we turned gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatakot sa Kanya. Kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Lahat na nagsisigibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ng lahat na laman ang kanyang banal na pangalan magpakailanpaman. Ito ay mula sa awit 145 verse 17 to 21. So magandang gabi po. Nandito po tayo ngayong gabi upang ipagdiwang po ang naging buhay ni Ma'am Marie Chris, upang alalahanin at magpaalam po tayo sa kanya ng lubusan. Hinihiling ko po ang kooperasyon at katahimikan ng bawat isa upang maging maayos ang ating pagbibigay pugay para kay Ma'am Marie Chris. Maaari po bang hilingin na tayo lahat ay tumayo para sa opening prayer? Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya at tinitingala ka po namin bilang aming tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami na ikaw ang aming Diyos at maaari po kaming tumawag sa iyo anumang oras. Ama, tinatawag po namin kayo ngayon upang ipagpasalamat po ang naging buhay ni Ma'am Marie Chris dito po sa mundong ibabaw.
Nawa po ay mabigyan namin ng halaga ang bawat pagkakataong nakasama namin si Mang Marikris. Panginoon, ipinagdarasal din po namin ang pamilyang ito. Ipinapanalangin namin na kayo po nawa ang kanilang maging sandalan sa mga pagkakataong nangulila sila sa kalungkot sa pagpanaw ni Mang Marikris. Gayunpaman, alam namin siya ay nasa inyo ng pangangalaga. Panginoon, maraming salamat po muli sa paggabay ninyo sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Maari na po tayong upo. At ating pong pakinggan ang pagbasa mula sa lumang tipan na ihandog sa atin ni Ma'am Maymay. Pagbasa mula sa lupang tipan, Ecclesiastes 3 verse 1-11. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapakanakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang itinamo niya na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda at sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pagsimula hanggang wakas. Ito ang salita ng Diyos. Ang pagbasa mula sa bagong tipan ay handog din na sa atin ni Ma'am Lovely. Pagbasa mula sa bagong tipan 1 Thessalonians 4 verse 13-15. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y tumakaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsimpala tayong si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, ang uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaak upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman ayat mga gagaliwan kayo sa isa't isa ng mga Revelation chapter 14 verse 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu upang sila'y mapagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ito ang salita ng Diyos. Ating pong panoorin ang timeless tribute ni Ma'am Marikris. Mountains, you raise me up.
Aming ikalulungkot, ngunit ang alaala ng iyong kabutihan ay mananatili sa aming mga puso't isipan. Sa pagkakataon naman pong ito, kilalanin po natin kung paano ginugol ni Ma'am Marie Chris ang kanyang 47 years dito sa ating mundo. Paano ba siya sa kanyang pamamahay at kung paano siya naging mabuting tao para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe mula sa pamilya at kaibigan ni Ma'am Marie Chris. So, Ma, hindi man to ay nag-stable ng batang.
kailangan. Bata pa lang ako, iniwan mo na ako. Nag-ibang bansa ka na. Pero para naman sa kabutihan namin. Nagpapasalamat ako, Ma. Ang hirap man tanggapin. Na ngayon, wala ka na sa amin. Hindi ka namin makakalimutan. Naging mabuti ka sa amin. Pinag-aral mo kami. At yung huli nga bilin mo, Mama. Hindi. Nasabi mo. John chapter 12 verse 26. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin ay siyang pararangalan ng Ama. Pakinggan naman po natin ang mensahe mula sa kanyang mahal na Ama, si Sir Charlie, para po sa kanilang mahal sa buhay ng mga yata. Anak, wala kang masabi sa akin kung bakit. Ngayon ka na lang umuwi yung may sakit. Hindi ko na makaramdaman yung ano. Ang mamahal ko sa iyo. Anak, kahit hindi ka matagal na magkatabi tayo dito sa bahay, umuwi ka, may sakit ka na, hindi ko na alam na. Ngayon, umalis ka sa amin. Wala siguro masabi mo sa akin, anak, binabantayan kita nung umuwi ka dito kung anong makita kong sakit mo. Hanggang ngayon, naubos na mo. Kung may anong masabi ko sa iyo na napagalitan ka, pasensya mo pa ako. Mahal kita, anak. Meron pa po bang gustong magsalita? Yung kanyang kaibigan, kamag-anak, kapatid. Mga kaibigan po, Ito ko habsat. Ipaayong ngayon about 1987 iti St. Francis Academy. Iti makungkuna ng mensahe mi para iti eulogy. Dito yung classmate mi ni Maricris. Pwede panakaawat mi na eulogy na ko natayo dagitay bambanag na napipintas, nasasayaat para iti may isang taong pimusay. Kinakalalagip kin ni Maricris. May sa dito yung kabsat, may sa dito yung gayong. Classmate ni isong nang naragsak na tao dito yung. Haan nagpilpili iti gayong. Haan nang pilpili yun iti pakikaduan na. Haan nga kaskada iti dadumang medyo pilyan na iti kayat na lang gayong iti klase. Iti high school kami, nagpatpada kami nga transferi in ni Maricris. Kat isong nati muna nga masidig kanyak, isong nati may isa nga nasingod na nagbaling nga gayon ko. Kas tamot ka dagiti ka batch me, nung mampay transferi kami adwa, awan man lang kinarikrik na daw na narikrik nami, nga ipadpaduma na kanyami. Nagtultuloy garod ka kapsa ti panagpasbasa mi, nung mampay ang kami unang nagkikita ibin, kas iti mapaspasama kanyami tatanog kikita kami, na kami nga si Biyak Pailaong, naragsak kami lata, kas tamat iti kanya na. Nanyagyar kami dumitatang nabati ng classmates na, na si Vivian Pailaong. Awan doon man ang kagsat, iti mapaspasamak mo't laong, iti si Vivian Pailaong ni Maricris.
Naman pa'y napnapan ti abroad is una continuous communication